Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay si Dr. Grace V. Malayan, isang pediatric pulmonologist dito po sa The Medical City, South Luzon. Ngayon po ay nagtitipon tayo upang aming ibahagi sa inyo ang isang munting paksa na ating pag-uusapan ang tungkol sa tuberculosis. This is in time for the celebration of the World TB Day. Sa kadahilan ng gusto po naming maging aware ang mga tao na meron pa pong nag-i-exist na ibang sakit bukod sa COVID. At ang mahalaga, ang TB po ay kaya po nating puksain. Alam nyo ba na noong taong 2018, na itala ng WHO ang 10 milyong katao na nagkaroon ng bagong tuberculosis at 1.1 milyon ito ay nabibilang sa mga batang less than 15 years of age. Ito po ay kinilang finalo up at noong 2019, nagkaroon po sila ng pag-aaral tungkol naman sa pagkakamatay ng mga bata tungkol sa tuberculosis. At nakita po nila na 205,000 po ang namatay ng mga bata na less than 15 years of age and 32,000 po dito ay merong HIV. At mula po nung magkaroon ng pandemya, napansin ng ating mga kinauukulan ang pagtaas ng bilang ng tuberculosis. Ito na rin ay sa maraming kadahilanan dahil sa lockdown, takot lumabas ng bahay, mabagal dumating ang mga drug supplies at nahihirapan din ang ating mga kasamang mga barangay health workers at mga health center health workers upang tugunan ang mga problemang ito. Pero dahil sa awareness na ito, nagkaroon ng mga bagong programa ang WHO at ganun na, lalo na ang ating Department of Health. Sila po ay nagkaroon ng house visits, nagkaroon din po ng pagkukonsulta through teleconsultation at na-encourage po ang mga pasyente na muling mag-take ng kanilang mga gamot. So, una nating alamin anong bang organismo ang nagko-cause ng tuberculosis. Ito po ay ang tinatawag na Mycobacterium tuberculosis. Ito po ay pwedeng maipasa ng isang taong may aktibong tuberculosis kapag siya po ay umubo, yung simpleng paghalakhak o pagtawa ng malalakas, kahit nga po sa pagsasalita, lalo na kung talagang overburden po siya sa pagkakaroon ng TB bacilli. Pero kadalasan pong nagiging dahilan ay ang pag-uubo ng mahigit sa 2 linggo. So ano po ba ang nangyayari kung ang tao ay umuubo at merong TB? Ang nangyayari po, yung magduduraman siya ng plema, yung malalaking particles na tinatawag ay nadadrop lang yon sa mga floors. Pero ang problem po natin ay yung mga maliliit na particles na nagiging tinatawag na air droplets. Ang problema po sa air droplets ng TB ay nananatili po siya sa ating itaas na bahagi ng kwarto kung saan ang pasyente na may TB ay umubo. And ang problema nito ay it is suspended there for roughly 3 months. So, maari talagang tuloy-tuloy na nakakahawa without us noticing. Kaya kami po ay nangangampanya na isang mahalagang paraan upang maiwasan ng TB is kung tayo po ay umuubo, humahatsing, kailangan po nating takpan ang ating ilong at ang ating mga bibig. Pag dumura po at may plema, ilagay po natin sa tissue at itapon po natin sa tamang trash bin. Number one, no? Ang isang bata o isang pasyente po ay na-expose sa isang taong may aktibong tuberculosis. Tinatawag po nating aktibo ang tuberculosis kung ang tao ay merong simptomas na mahigit sa 2 linggo, meron pong positive chest x-ray, at meron ding pong positive na sputum AFB staining. Very important po dito yung tinatawag na household contact. Pag household contact, yung taong may TB po ay kasama po natin sa bahay at doon lamang po naglalagay yung tuberculosis o yung TB bacilli sa ating mga tahanan. Ang close contact naman ay maaring nakatrabaho natin sa isang taong may TB, nakatrabaho natin sa loob ng 7 hanggang
tatlong buwan at patuloy po tayo na i-expose sa kanya. Isa lang yung kwarto natin, isa lang kinakainan natin, isa lang yung lugar kung saan po tayo ay nagkakaroon ng pag-uusap. At iyon po ay enough na rin na upang mahawaan po ang isang tao. Ano-ano ba ang mga simptomas ng TB sa mga bata upang tayo ay maging aware at ito po ang ating mga obserbahan sa ating mga anak? Katulad ng matatanda, ang madalas na simptomas ay ang ubo na mahigit sa 2 linggo. Regardless if it is dry, if it is a wet cough, whether kung sa gabi o madaling araw, kailangan po natin ipakonsulta ang ating mga anak kung mahigit 2 linggo tapos hindi na po siya nag-respond sa antibiotic, hindi nag-respond sa anti-cough medications or even yung mga pausok po natin. Pangalawa ay ang pagkakaroon ng lagnat ng mahigit ng 2 linggo regardless kung low grade o sinasabing 37.8 or kung ito man ay mas tumaas, pero nagkakaroon po ng napapansin po na talagang sa mga batang may tuberculosis, matagal po ang kanilang fever. Ang isa pa po ay pagangayayat. Importante po ito dahil it helps us gauge that our patient or ang ating mga anak ay mayroong problema sa kanilang pangangatawan. Pag sila po ay mangangayayat, ito ay magkakaroon din ng impact sa kanilang immune system. Kaya mahihirapan din po silang labanan ang mga infection or sakit na maaaring tumama po sa kanila. Ang bukod sa pangangayayat, yung ibang pasyente ay hindi po sila tumataba o hindi nila naaabot yung ideal weight for the age and height of the patient. So, kailangan din po nating ipakonsult iyon. And ang isa pang symptoms po ay yung pagiging pawisin, lalo na sa gabi. Personally, as a pediatric pulmonologist, hindi ko madalas ito nakikita sa mga bata. Pero napapansin ko ito sa mga teenagers, more than 15 years of age. Meron po silang pagiging pawisin sa gabi at feeling nila noon, nagkakaroon po sila ng chills or panginginig ng katawan. Ang isa sa mga simptomas na hindi masyadong na-highlight pero pwede mo talagang makonsider na maaring simptomas ng TB ay yung pagiging matamlay na previously, yung bata ay malaro naman pero pag siya ay ngayon nung nagkaroon siya ng infection or nahawaan, siya po ay mas magiging madaling mapagod at mawawalan din po siya ng ganang kumain. Marami pong klase ng TB ang bata at matatanda. Sa totoo lang po, there's a book about tuberculosis from head to toe. So it means every part of our body can be affected by tuberculosis. So pwedeng maapektuhan ang balot ng utak o ng utak mismo, pwede ang mga mata, ang mga balot ng puso, balot ng lungs or baga natin, pati na rin ang tiyan at kung saan-saan pa. Pero sa kadalasan po, ang nadadiagnose po natin ay yung tinatawag nating pulmonary tuberculosis. Ito ay common sa mga bata, pati na rin yung latent TB infection. So pag-uusapan po natin yun. Pag sinabi natin pulmonary tuberculosis, mga criteria po ay ito pa rin, no? Yung pagkakaroon ng symptoms. Ang pasyente po ay merong X-ray result pertaining to tuberculosis and meron din po silang positive na sputum exam. Kung hindi po kasi nagagawa ang sputum exam, ginagawa po yung tinatawag na gastric AFB. So ano ba yon? Ang gastric AFB ay ang pagkukuha ng likido sa tiyan ng pasyente at ito po ay examinin at titignan kung merong TB bacilli. I think this will be explained further on by Dr. Crisostomo in a while. Ang isang uri ng TB ay yung latent TB infection or pag sinabi nating latent, nakatago, hindi aktibo. Maari kasing ang isang bata ay na-expose sa isang taong may TB, ngunit sa kadahilan ng malakas ang kanyang resistensya, ang TB'ing pumasok sa kanya ay nananatiling nakatago or hindi aktibo. Pero kailangan po natin itong i-identify upang bigyan pa rin ang tinatawag na ng tuberculosis prevention therapy. So, ibig sabihin, ito po ay isang prophylaxis or paunang gamot upang hindi po lumala ang tuberculosis.
Ang latent TB infection ay maaring makita kung sa pamamagitan po ng skin test, yung tinatawag nating PPD, kung hindi naman po sa available, yun po, meron pong tinatawag na interferon gamma release assay. Ito po ay examination sa blood at tinicheck kung positive or negative po siya. But of course, before we diagnose LTBI, kailangan masigurado natin na wala po siyang TB sa baga. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig. Ngayon, akin namang tatawagin si Dr. Mike Crisostomo para i-discuss sa inyo ang diagnostic procedures at kung paano ba gagamitin ang tuberculosis. Maraming salamat. Salamat, Dr. Grace. Ako po si Dr. Michael Crisostomo, isang pediatric infectious disease specialist sa The Medical City, South Luzon. Bilang pagpapatuloy sa diskusyon sa TB, paano nga ba ito nadadiagnose? Gaya na nabanggit ni Dr. Grace, kung ang bata ay may mga sintomas ng lagnat na di nawawala, pabalik-balik na ubo na mahigit 2 linggo, pagbawas ng timbang o hindi pag-gain ng weight, nag-chills o naglalagnat tuwing hapon o gabi, kailangan gawin ang chest x-ray. Pangkaraniwang nakikita sa chest x-ray sa mga batang less than 10 years old ay kulani sa itaas na bahagi ng baga o tubig sa baga sa mga batang more than 10 years old. Sa mga teenager ay maaari ring makakita ng pagkasira ng baga o pulmonary cavitations. Minsan ay mukhang normal ang resulta ng chest x-ray pero di nangangahulugang walang TB ang bata, kaya't dapat gawin ang iba pang test sa TB. Sa mga batang less than 15 years old and below, pwedeng gawin ang tuberculin skin test o PPD. Paano ginagawa ang PPD? Nag-i-inject ng gamot sa braso ng bata at ihintayin ang 2 hanggang 3 araw para tingnan ang resulta ng test. Pag nagpantal ng more than 10 millimeters sa braso kung saan tinurok ang gamot, ay maituturing itong positive. Importante din na makapag-examine ng sputum o dahak ng plema para sa tinatawag na AFB smear at gene expert. Sa mga test na ito ay sinisilip sa laboratorio kung merong TB sa plema. Sa mga batang di pa marunong dumahak ng plema, pwede pong gawin ang tinatawag na nasopharyngeal o gastric aspirate kung saan kumukuha ng sample sa ilong o tiyan sa pamamagitan ng pag-insert ng maliit na tube sa bibig o ilong. Pag may nakitang TB sa plema ay maaari na itong i-diagnose bilang bacteriologically confirmed TB. Ngunit kung walang nakitang TB sa plema ay di nangangahulugang wala siyang TB dahil 20% ng resulta ay maaaring false negative. Depende kasi ito kung gaano kagaling maglabas ng plema ang pasyente. Maaaring minsan ay laway lamang ang naipapasa kaya ito nagiging negative. May tinatawag din na clinically diagnosed TB kapag nakompleto niya ang at least 3 sa mga sumusunod. Ang chest x-ray ay may mga abnormal findings na nabanggit kanina, may positive na PPD test or tuberculin skin test, may mga simptomas ng TB at may kasama sa bahay na naggamot o naggagamot sa TB. Paano ginagamot ang TB? Kung TB sa baga, 6 na buwan ang gamutan nito. Sa unang 2 buwan o ang tinatawag na intensive phase ay 4 na klase ng anti-TB ang inyong kailangang inumin araw-araw. Ang mga ito ay isoniazid, rifampicin, pyrazinamide at itambitol. At ang kasunod na 4 na buwan ay ang tinatawag na continuation phase, kung saan 2 na lamang na anti-TB drugs ang kailangang inumin at ang mga ito ay isoniazid at rifampicin. Tandaan na di lang sa baga na maaring magka-TB. May tinatawag na TB meningitis o TB sa utak or Pott's disease o TB sa buto. Di gaya ng TB sa baga, mas mahaba ang gamutan ng mga ito na maaaring abutin ng 1 taon. Sa unang 2 linggo ng gamutan ay kailangang i-isolate o ihiwalay ng kwarto ang pasyente upang hindi ito makahawa sa mga kasama sa bahay. After 2 weeks of treatment ay hindi na sila nakakahawa. Nabanggit din ni Dr. Grace ang tinatawag na latent TB or tulog na TB. Ito ay ang mga taong may kasama sa bahay na naggagamot o naggamot sa TB at nagpositive sa tuberculin skin test o PPD ngunit walang mga sintomas ng TB. Binibigyan sila ng preventive treatment para di tuluyang maging active TB ang mga ito.
Ang preventive treatment ay binibigay ng 6 na buwan, ngunit di gaya ng treatment sa active TB na kailangang 4 na klase ng anti-TB drug ang inyong kailangang inumin. Sa preventive treatment, isang uri lang ng anti-TB ang kailangang inumin at ito ay ang isoniazid. Dahil matagal ang gamutan sa TB, importante na mamonitor ang pasyente sa mga side effects ng anti-TB drug. Ang mga pangkaraniwang side effects ng anti-TB drugs ay orange na ihi, pamamanhid ng kamay at talampakan, hepatitis, paglabo ng mata o color blindness, rashes, pagsakit ng tiyan at iba pa. Habang naggagamot sa TB, kailangan may regular monthly check-up para mabantayan ang mga sinasabing side effect at siguraduhin hindi magmintis sa pag-inom ng gamot. Ngayon ay araw ng World TB Day. Ginugunita taon-taon bilang pag-alala na ang TB ay isa sa pinaka-pangkaraniwang sakit di lamang sa ating bansa, pati na rin sa iba't ibang parte ng mundo. Mas lubhang nakakahawa ang TB kesa sa COVID-19. Kaya importante na kung may mga simptomas ng TB ang inyong anak, ay mahalagang dalhin ito sa inyong pinakamalapit na klinik o hospital para mapagawa ang mga test na nabanggit at magamot ang inyong anak at mapigilan pa ang paggalat ng sakit na ito.